Kalukuhan to, ha? Kalukuhan to! Lahat talaga gagawin mo, eh, no? Makalusot ka lang sa lahat ng kawalang iya mo! Jose! Jose! Sa tingin mo ba talaga gusto kong magkaroon ng anak na walang ibang nararamdaman para sa akin kundi galit? Bakit ko sasabing anak ko si Tisay? Eh, di naman niya ako patatawarin, hindi ba? Sa laki ng kasalanan ko sa kanya, baliwala lahat yan. Bakit ako magsisinungaling? Bakit sa tingin mo, hindi ka blood type ni Tisay si Monica at ikaw? Bakit? Mahal na si Tisay, ha? At ako, hindi ko mahal si Kai. Anak ko, si Kai. Alam ko mahirap ito intindihin eh, kahit ako. Mahirap at akong tanggapin ito, pero yan ang totoo eh. Nung araw na namatay ang anak ni Diana, pinagpalit niya ang mga anak natin. Anak mo si Kai. Anak ko si Tisay. Hindi mo anak si Tisay. Anak ko yun. Si Kai. Anong kinalaman ni Kai sa problema ng nanay ko? Sila yung magka-blood type. Possible match sila ng nanay mo. Paano mo nalaman? Hoy! Di ba sinabi ko sa'yo, tigilan mo na kami? May patulong-tulong ka pag nalalaman. Kilala ka na namin! Magpakatotoo ka na lang, pwede ba? Just because niloko kayo, ibig sabihin mong naloko lang ako. Parin yung utip na nakilala niyo. So, may ibang side lang ako na hindi niyo pa nakikita. May pa other side ka pang nalaman? Sayad lang meron ka! Daniel. Yun yung pangalan ko. Ano sinabi sa'yo? Sir, si Mr. Magbanwa po. Ay, pabalik na po. Bakit po? Pinapaabot po ng billing. Ito na po yung updated na billing nyo. Salamat. Thank you po. Sinasabi lang naman ng paternity test na yan ay magkatugo kami ni Tisay. Hindi naman nangangahulugan na ako na ang tatay niya. Just like yung kay Kai, ako pa rin ang tatay niya. Wala namang kinalaman ng blood type sa pagiging ama, hindi ba? Alam na ba na asawa talaga to? Hindi pa yan kayang tanggapin ni Kai. Iyon ang totoo nun. Kung bakit hanggang ngayon hindi ko pa binibigay ang signed confession ni Diana. Nag-threaten siya sa akin na sasabihin niya kay Kai kapag pinakulong ko siya. Natatakot ako na baka kung anong gawin ni Kai kapag nalaman niya. Hindi pa siya stable eh. Sa tingin mo ba, pag nagsinungaling ka tungkol sa pagkatao niya, gagaling siya? I just need a little more time. Kasi, mga maaaring sa ating dalawa na lang muna to. Gawin mo ang gusto mong gawin.
Pero hindi ko pwede itago ito kay Monica o Etisay. Hindi ko binuhay ang pamilya ko sa pagsisinungaling. Ano man, merong lakas kami bilang pamilya. Dahil kasi alam namin ang mga nangyayari sa bawat isa. Kahit gaano pa kabigat yun. Basta alam namin na makakapagtulungan kami. Ngayon, hindi ko magsisimulan ng baliin yun para sa'yo. Sakit siya sa tiyan niya. Tatnatatbo siguro naman ba si Tisay, no? Papibo masyado. May nabas. Nabas? Bakit? May sinabi ba si Doc? Bakit parang Bill ni Santo yung mukha mo? Sa pawin ni Ian eh. What is it? Isip kasi ni Ian na pinagpalit ni Diana yung mga bata para makaganti. Kaya pala. Nung una ko pala siya nakita,
Akala ko naawa lang ako sa kanya eh. Pero... ba't hindi ko sinunod yung utok ko? Kasi pinigil ako eh. This can't be true. Maggie, you of all people should know kung anong ibig sabihin yan. Ian, imposible itong sinasabi mo. Pinagpalit ni Diana ang mga anak natin. Nung gabi na namatay yung anak niya, ipinangako niya sa sarili niya narinig ng nanay. Walang pilit mo na nilalapit siya. Ako na may pilit na nilalayo siya. Dahil ba? Veradona siya. Dahil sinaktan niya ang anak natin. Nahulaps, wala na akong pakilap kung ano sinasabi sa papel na ito. Anak natin si Tisay. Laps, hindi namatayan tayo ng anak. Si Tisay na yung nakapagpangiti sa atin ulit, di ba? Ako yung napalaki sa kanya. Para turuan. Pagalitan pag nagkakamali siya. Ako'y laging naghahatid sa akin sa eskwela. Pinagtatanggol siya pag inaaway siya. Ngayon, malaki na siya. Siya na nagtatanggol sa atin. Kahit may boyfriend siya, hindi pa rin siya nawawala yung pagiging tatay ko sa kanin. Hindi mawawala yun kahit kaninang dugo pa yung nasa loob niya. Mahirap tanggapin, Maggie. Wala akong dapat tanggapin, Ian. Dahil hindi totoo yung sinasabi mo. Don't you think na malalaman ko kung may mali sa anak ko? I am a mother. Alam ko kung ang hawak ko anak ko o hindi. Noong unang beses ko palang nabinuhat si Kai, I knew. Alam ko siya ang anak ko. Did you? Really? How dare you? Nung nasa ospital si Kai, when she attempted to... you were there. Tinanong niya ako kung bakit ako hirap na hirap na mahalin siya. I know you heard that. Kinyo ba natanong niyo sa sarili mo? Kung bakit ganon? Ha? We are not the most loving parents, Maggie. Pero bakit kinailangan pa ni Kai nasaktan ng sarili niya? Para lang makita natin siya. Para lang mahalin natin siya ngayon. Don't you think there's an explanation to that? Oo, Ian. Oo. Dahil may mali sa atin. We were selfish. I was selfish. Pinipilit kong maging perfect ang anak ko. Dahil iniisip ko na kapag perfect siya, you would think na perfect din ako. Ginamit ko ang anak natin para mahalin mo ako. And I will never forgive myself sa ginawa ko sa anak natin. At hindi ko dadagdagan ang pagkakamali ko yung kikay by just believing kung ano ang laman ng papel na to. Even if it means na tatalikuran natin ang tunay nating anak. My loves. Hinting-hinti maaagaw sa atin si Tisay. Di naman uso sa pamilya natin yung Blood type na yun, di ba? Bakit si Totong, si Angge,
Pati naman natin sila kadugo, di ba? Tsaka, ABCD yan. Kung umabot pa yun ang letter X yan kay Tisa, anak natin siya. Kapatid niya si Dodong at si Angge. Pamilya tayo. Kahit magkakaibang dugo natin. Pero kung anak natin si Kay, mali. Mali kung pagdamutan natin siya ng pagmamahal, my loves. Lalo pa ngayon, kailangan niya tayo. Mahal mo na siya? Lalo na kung sa tuwing naisip ko lahat ang pinagdaanan niya. Lahat ng mga panahon na wala tayo, kailangan niya nang magmamahal sa kanya. At wala tayo sa tabi niya. Ayoko na, my loves. Ayoko na mamala sa tabi niya. Ayoko na. Gusto ko na nun tayo lagi sa tabi niya. Hindi tayo mawawala. Unahin mo naman ang anak natin, Ian. Unahin mo ang anak natin kesa sa Tisay na yon. This is the very last time na pag-uusapan natin ito, okay?